Ngayon ay ano ba ito? Si dating Chief Justice, Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, mga kaibigan, ay nagpahayag na rin ng kanyang suporta at sa mga dumadaming bilang ng mga dating government officials na nag-iendorso sa pagtakbo bilang Pangulo ni Vice President Leni Robredo. At ayon kay Davide sa kanyang paglalarawan kay Vice President Robredo at sa kanyang Vice Presidential running mate, mga kaibigan, sila'y unselfishly serve the people. Kapwa sila, ika nga, walang pag-iimbot nanunungkulan sa bansa natin at sa mga mamamayan natin. Sabi niya, only this tandem, ito lamang, tambalang ito, ng Leni Kiko, ang merong vision para sa ating bansa or has presented na nakapagpakita na sa mga mamamayan na maaring makamit ang mga programa, maabot ang mga programa ng gobyerno sa kanilang panunungkulan na 6 na taon na magpapaangat sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Tandaan natin, ang pagpapaangat sa ating bansa, siyempre, economic yan, di ba? Ekonomiya yan. Hindi na ho mangyayari yan kapag hindi si Vice President Robredo ang naging presidente. Meron akong nabasang artikulo na isa na sabi, pati ang mga European countries ay mas gusto nila na ang maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Robredo, sapagkat si Robredo ay bukas sa kanila para sa pakikipag-negosasyon patungkol sa mga negosyo. Ibig sabihin, yung tiwala ay na kay Vice President Robredo. Ano yung katumbas din nun? Wala nang tiwala sa kanila. Yun yung sinasabi natin na pawang yung mga ibang kandidato ay Manchurian candidate. Maliban na kanilang tatalikuran ang kanilang pansariling interes para sa taong bayan. Paano nila magagawa yun? Sa isang paraan lamang. Anong paraan yun? Kapag sinuportahan nila si Vice President Robredo. Yan ang sinasabi ng mga bansa . Sa isang araw, babasahin natin yung artikulo na yan na lumabas sa ibang bansa, mga kaibigan. Ngayon, siyempre, ekonomiya, dapat kausap ang presidente. Hindi na sila kakausapin yan. At sila naman, willing nang hindi makipag-usap Isasakripisyo na nila ang interes ng bansa at ng mamamayan na magmatigas na sa mga malalaking bansa na tumutulong sa atin para mamuhunan upang tayo po ay mapaangat ang ating ekonomiya. Ngayon, kung hindi mangyayari yan, sabi ko nga sa inyo, ay titigil na sila sa pakikipag-ugnayan sa ating bansa. Alam niyo naman, lubos ang ipinakita ng administrasyong ito ang kawalan ng pagpapahalaga sa ating bansa at sa mamamayan. Nang talikuran nila nang wala namang atraso sa ating bansa, ang inuungkat gera, ang inuungkat panahon nung tayo'y sakupin ng Amerika, talagang ganun. Yun ang kalakaran ng araw, may mga pananakop, hindi ba? Ginagamit lang nakatwiran nila yon para itong kanilang pagkiling sa bansang China na nagnanakaw ng ating kasarinlan
at ng ating mga teritoryo, mga kaibigan. Kasi ay may kapalit yun. Kaya nila ginagawa yun dahil may kapalit, utang na loob at iba pang bagay na nakinabang sila. Pero tandaan ninyo, sarado na ang pintuan ng mga yan, lahat ng kandidatong yan, maliban kay Vice President Robredo, sa anumang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Una, hindi nila magagawa yun. Bakit? Hindi na sila kakausapin. Bakit to? Sino sa mga kandidatong ito? Ha? Maliban siguro kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao eh, hindi naman wanted sa Amerika yan eh. Di ba? Ang wanted dun eh, si Lacson. Hindi pwedeng pumunta. Si, sino pa? Hindi, isa, ito si Narcos. Kumbinsido na yan eh. Ito namang si Pacquiao, ang mangyayari ho niyan, eh, kikiling na rin yan sa China. Bakit? Kasi po, ang kanyang partido, yan padapa, ha? Na pinamumunuan ni Coco Pimentel, yan po eh, nakipag-alyansa na yung partidong yan sa Communist China. Ha? Mga kaibigan, gumawa na ng kasunduan yan, pagkilala sa isa't isa sa China. Kaya delikado yan, mga kaibigan. At itong si Isko Moreno naman ay nagpapahayag, ha, na suportado nila ang mga nasimulan na commitment nitong administrasyong ito sa Incheck. Bukod tangi na si Vice President Lenny Robredo lamang ang may malinaw na programa pagdating sa West Philippine Sea at pakikitungo sa bansang China. Ano yun? Yung kapag ka, hindi siya sarado sa trade, yung kalakalan, okay sa kanya yan, sinabi niya yan. At pero bago siya makipag-usap, kasi tinanong siya dyan eh, ano ang iyong paninindigan sa issue ng West Philippine Sea? Ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, napakalinaw, simpleng-simple. At yun ang dapat na maging paninindigan ng leader ng bansa. Kung talagang hangad mo, ha, eh, interes ng bansa at hindi sarili mong interes. Mapabuti ka lang, hindi baling mapasama ang bansa at manganib, ha, ang bansa mo't ang mamamayan mo. Eh, ang sabi niya, yung bago kami mag-usap sa issue ng West Philippine Sea, eh kinakailangang kilalanin muna nila ang arbitral ruling sa The Hague. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung pagkilala ng malalaking bansa, maliliit at malalaking bansa, sa ruling na yon na dapat kasama tayo, lalo na tayo ang dapat nangungunang naninindigan. Ha? Kinikilala yan eh. Kasi yan eh, sumusunod at nasasakop tayo ng UNCLOS dahil membro tayo ng United Nations. Kung hindi membro ang INCHEC, eh bahala sila sa buhay nila. Pero dahil membro tayo, ay dapat tayong manindigan sa panig ng paninindigan ng mga bansang membro din ng United Nations. Eh, ang kinakatwira nila, di ba? Eh, hindi namang membro ang China niyan eh. Ha? Diyan sa kasunduan na yan eh. Hindi membro, pati raw sa ICC. O eno, kung di sila membro, eh tayo nag-membro eh. Di ba? Mga, eto ayaw kumilala. Eh, bahala sila kung ayaw nilang kilalanin. Pero meron tayong tungkulin, lalo na ang leader. Siya ang unang-unang dapat na magpamalas ng pagkilala. Para saan pa yung membro tayo niyan? Yan nga ang dahilan kung bakit tayo nagmembro.
upang sa ganun, eh walang mga bansa na aabusuhin ang kapwa niya bansa, mga kaibigan. So, alam ba ninyo at stake kung ano ang nakasalalay diyan po sa issue ng West Philippine Sea? Napakalaki po eh. Unang-una, itong Pilipinas ay itinuturing na strategic defense ng Estados Unidos, mga kaibigan. Pag sinabi mong Estados Unidos, ha? Ayan o, tanggalin mo yan si Gared Ocampo na yan. Wala kang pakialam kung ulit-ulitin ko habang buhay ang sinasabi ko sapagkat kailangan kong imulat ang mata, ha, ng mga mamamayang Pilipino dahil hindi nila nauunawaan ang kamangmangan nila. Katulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, hindi ako natatakot sa mananakop, sabi ni Rizal, hindi ba? Pero natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. O, diyan ka sumama sa mga mangmang na Pilipino na kinatakutan ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, ano gagawin ng mga bansa? Ang mga malalaking bansa ay umaasa ng seguridad nila sa Estados Unidos. Kapag nagkaroon ng banta sa seguridad ng anumang depensa ng Amerika, mga kaibigan, bantayan sa lahat ng mga kaalyadong bansa ng Amerika. Yun na rin ang purpose kung bakit nais tayong sakupin ng China, mga kaibigan, upang sa kanila naman dumepende ang ibang mga bansa na hindi naman papayag na mangyari yun, mga kaibigan. Kaya naninindigan sila na suportahan, mga kaibigan, ang kasarinlan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Oh, paulit-ulit ba yan? Wala bang kabuluhan yan? Ikaw wala kang kabuluhan eh. Di ba? Kayo mga walang kabuluhan. Di ba? Katulad nyo. Katulad, ang pinagmamalasakitan nyo lang, yun, yung isang kahon na pinamumudmod dun sa mga dumadalo. Isang kahon, puro chichirya palalaman nun, mga kaibigan. Mga pispis, ha? Para kayong mga pusang payat, ha? Na nag-aantay ng mumu na mahuhulog sa lamesa habang sumasabsab sa lamesa itong mga walangya na gusto tayong ipagkanulo, mga kaibigan. So, ano mangyayari? Ano pa ba bukod sa strategic defense? Ha? Ang nakasalalay sa West Philippine Sea. Eh, lahat ng kalakaran. Hindi naman lahat ng kailangan natin ay manggagaling lang sa pananim natin. Hindi ba? Lalo na, puro walanghiya itong mga nasa gobyerno, ginagahasa yung ating mga environment, yung ating natural resources. Pinagagahasa kung kani-kanino, lalo sa Incheck. Di ba? Yan pong ating karagatan na pinagkukunan natin ang kakainin. Sinakop na ng Incheck. Wala naman tayong magawa. Ni hindi makapanindigan itong gobyerno natin para tayo ipaglaban. Mabuti pa si Trillanes. Nakita ninyo yung paliwanag niya sa Scarborough Shoal, di ba? O bakit dyan hindi sila naglagay ng mga barko? Di ba? Pinagbibintangan siya, binenta. Kung binenta yan, di nandyan lagi yung mga barko. Hindi, nagtayo sana sila dyan ng kanilang facility. Hindi nga sila dyan nagtayo eh. Saan sila nagtayo? Mga kaibigan, sa ibang lugar. Ngayon ay ito nga si isa sa mga sumusuporta ngayon o nagpahayag ng hayagan. May edad na rin ito si
dating Chief Justice Hilario Davide III. Ah, ano? Junior ba? O junior, mga kaibigan. Nagsabi, sa loob ng 6 na taon ay magpapaangat sa ating bansa at sa ating mamamayan. Kasi nga, yung kanyang commitment, gusto niya maging bukas sa lahat, pati sa China. Pero pagdating sa West Philippine Sea, atin yan. Yun ang ibig sabihin, suma total. Kayo ang dapat kumilala. Hindi kami ang magsusuko ng pagkilala namin. Dahil kami ang pinapabura ng batas, hindi kayo. Ha? Kayo ang magsusuko, magbabaliwala doon sa iginigiit ninyong 9-line. Oh, mga kaibigan, sipin ninyo, 6 na taon halos wala tayong gobyerno. Hindi gumalaw ang ating ekonomiya. Bumagsak ng bumagsak, lumubog tayo sa malaking pagkakautang na hindi natin alam kung saan nila dinala ang trilyon-trilyon nating utang. Mga kaibigan, inulubog tayo nito. Sinadya nila yan para mawalan ng kakayahan ang mamamayan na ipaglaban ng sarili. Diba? Pati sa ayuda, ginagawang patay gutom, diba? Tingnan ninyo sa mga rally nila, proclamation rally, akala mo, nilagay sa kahon para magmukhang expensive, eh. Diba? Para pag-agawa, muntik magpatayang kung panonorin ninyo. Eh. Halos magpatayan yung mga tao, talagang yung pagkakahawak sa kahon, eh. Nakayapos eh. Mga kaibigan, takot na maagaw. Eh pag binuksan mo pala, chichirya lang yun. Sipin ninyong ginagawa sa inyong pambubusabos. Yan ba mga Pilipino? Yan ba ang pinagtayaan ng buhay nila Dr. Jose Rizal, nila Andres Bonifacio? Diyan tayo mauwi lahat at bumalik tayo sa pagkaalipin, mga kaibigan? Ang sabi niya ay mayaangat tayo sa 6 na taon at ang ating mga mamamayan mula sa mga taon na tayo'y stagnant, hindi gumagalaw, and decay at pagkabulok dahil sa corruption at kasibaan, greed, mga kaibigan, incompetence, kawalan ng kakayahan, poor governance. Napakababang uri nitong mga taong nasa gobyerno ngayon. Walang kasimbaba, kaya baboy. Yung labanan dinadala sa mababang uri. Sipin mo, pati pagmumura lang eh. Sipin mo, mga dignified na tao, mumurahin mo. Sino ka? Ano ka? Isinilang ka para sirain kami lahat? Gago lang yung mga politikong nagpapa-atsoy dyan eh. Na ang dahilan, kapalit, pera, pondo. Sinisikmura, ha? Ipinaplas sa inodoro yung kahihiyan. Kaya nawala yung kahihiyan, mga kaibigan. Oh, sinama na nila pag nagplas ng inodoro. Sipin ninyo yan? Elected official ka rin, mumurahin ka. Inappoint ka, mumurahin ka. O kaya, dati kang official, sila na nakaupo, sa'yo pa rin isisisi. Sipin mo, sinisi. Hindi, si ano may gawa nito eh. Kaya tayo ganito eh. Di ba? Nung nabigo yung mga tao, katulad ko, nabigo tayo, binoto natin ito, kinampanya pa natin ito, nabigo tayo. Ano sasabihin? Ba't mahirap ang buhay natin ngayon eh? Eh, kayo eh. Kayo may kasalanan. Sasabihin ng mga troll, di ba? Yun ang sinasabi kasi nung amo nila. Kayo may kasalanan. Bakit? Kasi tamad kayo. Ayaw nyo magsipaghanap buhay. Asan ang hanap buhay? Binigay nyo sa incheck. Pati construction na lang eh. Incheck pa na kinabang eh. Anong klaseng puhunan yan? Yung puhunan sa negosyo,
nagbibigay ng employment yun. May binigay bang employment ito? Di wala tayong pinakinabang, sila-sila lang ang nakinabang. Nangumisyon sila eh, mga kaibigan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sino si Senator Trillanes? Si Antonio Trillanes IV, na kilala din sa tawag na Sunny, ay ipinanganak noong August 6, 1971. Si Trillanes ay nagtapos sa Philippine Military Academy bilang cum laude noong 1995. Meron siyang Master's Degree on Public Administration mula UP De Laman at meron ding mga postgraduate program on National and International Security mula sa Harvard University sa Estados Unidos. Bilang dating sundalo, si Trillanes ay nabigyan ng mga medalya dahil sa ilang naval operations laban sa mga terorista, smugglers at mga pirata. Bukod dito, binigyan din siya ng parangal sa pagsagip ng 32 survivors mula sa lumubog na Princess of the Orient noong 1998 sa kasagsagan ng isang super typhoon. Nagkamedalya din si Trillanes sa pagtanggal ng korupsyon sa procurement system ng isang malaking unit sa Navy. Dahil sa kagustuhang mabago ang mga bulok na sistema sa pamahalaan, nilabanan ni Trillanes at ng kanyang grupong magdalo ang corrupt at mapang-abusong Arroyo regime noong July 2003 sa tinatawag na Oakwood Mutiny at dahil dito, nakulong siya ng mahigit 7 taon. Pero noong 2007, tumakbo siya sa pagkasenador at hinalal ng mga Pilipino kahit hindi siya nakapagkampanya at naging kauna-unahang kandidato na nanalo habang nakakulong. Pinalaya siya sa pamamagitan ng isang amnesty ni President Noynoy Aquino noong December 2010. Sa kanyang 12 taon na pagkasenador, tinanghal si Trillanes bilang most productive senator ng Senado from 2007 to 2019 dahil siya ang may pinakamaraming national bills na naisulat at naisabatas. Kabilang sa mga batas na ito ay ang 4-Piece Law o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagbibigay ng buwanang ayuda para sa mga mahihirap. Salary Standardization Law 3 o pagbibigay ng increase sa sweldo ng mga guro, sundalo, police, health workers at lahat ng government employees. Ang Marina Law kung saan napigilan ang pag-disqualify sa mga Pilipinong seaman sa buong mundo dahil nakapag-comply ang bansa sa requirements ng International Maritime Organization. Ang Expanded Senior Citizens Act kung saan nagbibigay ng incentives at assistance para sa ating mga senior citizens. Meron ding medical assistance program sa Trillanes na nakatulong na sa halos 200,000 pasyente sa buong Pilipinas. Ang kanyang scholarship program naman ay nakatulong naman sa halos 60,000 students. Sa darating na 2022 elections, muling tatakbo sa Senado si Trillanes upang gumawa ng mas marami pang batas para labanan ang korupsyon at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Tapang, dangal, husay. Trillanes para sa Senado. Pero ang buhay nun, katulad ng mga kaibigan namin, kung ano sila nung umalis kami, magsimula kaming magbiyahe. Pagbalik namin, yung pa rin ang kanilang buhay at lalo pa silang naghihirap. Kasi walang pagkakataon eh. Paano pa aangatin ni Marcos ang ekonomiya nun? Puro siya utang at wala nang gustong magnegosyo dito sa Pilipinas. Mga kaibigan. Walang pagkakataon ang tao. Balikan ninyo panahon, yun lamang EDSA, panoorin nyo yung mid-70s, ha? hanggang nagkaroon ng EDSA Revolution. Bilangin mo building na naitayo dito. Wala! Yung mga dating building na yan, mga kaibigan, kailan nagsimula
ang pagpasok ng mga negosyo dito. Kasi inuna yung kayabangan eh. Bubulagin ka ni Imelda yung gusto magpasikat. Pag may bisita, pasisikatan, ito anya, cultural. Eh may cultural center ka, yung mamamayan mo, hindi lumalamon. Nakatira sa mga basurahan. Oh, mga kaibigan, di ba may mga documentary yan? Yan ba mababago mo? Hindi ba kasaysayan yan? Mga gago, yan ang gustong baguhin. Ito naman mga tanga na hindi naman nila pinagdaanan yon. Akala mo, alam na alam nila eh. Maganda pa raw ang buhay, mura daw ang bilihin. Eh gago ka pala eh. Kaya mahal ang bilihin ngayon, talagang mahal na yan kahit saan ka pumunta. Oh, katulad nung araw, ah, ito. Unang punta ko sa Amerika, 1990. Ha? Magkano ang halaga ng gasolina ron? Alam niyo ba kung magkano ang inabot kong presyo ng gasolina? Kasi ang gasolina ron, pag nagpakarga ka, galon. Per galon, hindi per liter. Dito sa atin, per liter. Wala pang $1. Ha? Mga 99 cents per liter. Oh, sipin mo. Ilan ang exchange rate noon? Oh, mga kaibigan, mababa pa noon. Yung 1 gallon equivalent 'yon sa ilang liter? Mga kaibigan, 4 na litro yata eh ang isang gallon eh. Oh, sipin mo, wala pang ano 'yon. Wala pang panahon na ni ano 'yon ni Mrs. Cory Aquino dahil 1990, 'di ba? 'Yun yung unang kauna-unahang pagpunta ko sa Amerika. Eh. Oh, 1990. 'Yun ang unang-unang tuntong ko sa Amerika. Oh. Eh ngayon, oh, magkano ngayon ang per gallon sa Amerika? Napakamahal na. Oh, gusto mo bumaba yung gasolina rito? Eh, paano bababa yan? Eh, yan ang dikta ng merkado sa buong mundo yan. Ang tanging magagawa mo para hindi mabigat ang buhay ng tao para mapagaang mo, tanggalin mo yung buwis. Eh, wala. Ang laki ng buwis eh. Mga kaibigan eh. O, sino nagbabayad ng buwis? Eh, di tayong mga consumer, hindi yung nagbebenta sa atin ng gasolina. Mga kaibigan, yung gobyerno ang nagpapahirap sa atin. Mga kaibigan, dahil kahit saan ka pumunta, yan ang presyo ng gasolina. Ano sasabihin mong mura noon? Eh, talagang ganun. Habang tumatagal, nagbabago ang balor. Ha? Eh, lalo na kung ang mga economic managers natin dito puro gago at ibebenta lang tayo, ha, mga kaibigan, sa China. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Iskoyukot Moreno! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong